gusto natin yung pakiramdam na naiisip tayo at naaalala tayo ng taong mahal natin, di ba? Mapa-LDR man ang relasyon nyo o hindi, gusto mo na pumapasok ka sa isipan ng taong mahal mo. Kasi nga, aminin man natin o hindi, gusto natin ma-feel na importante tayo para sa kanila. Na mahal nila tayo, na nandyan sila para sa atin. Tama? Kaya ang kailangan mong gawin para lagi kang maalala ng kalalakihan ay ang pitong bagay na babanggitin ko dito sa video na to. At syempre, yung pagtitiwala mo sa proseso para talaga namang maalala ka ng taong mahal mo, ng lalaking gusto mo, ng lalaking pinili mo ng sobra-sobra. Kung interesado ka malaman kung ano-ano yung mga yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Larry Upimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad ito para matulungan kang maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa hinaharap. At ang unang-unang bagay o paraan o tips para lagi kang maalala ng mga kalalakihan, LDR man yung relasyon nyo o hindi, ay sa pamamagitan ng pagpaparamdam mo sa kanya na importante siya. Siyempre, kapag naramdaman ng mga lalaki na importante siya sa taong mahal niya, sa taong pinili niya, sa babaeng gusto niya, wala nang masasarap pa at masasaya pa sa feeling na yun, di ba? At hinahanap-hanap namin yun nang madalas kapag naramdaman namin yun. Especially kung naramdaman namin to sa'yo, ikaw na babaeng mahal namin, di ba? Kapag napaparamdam mo sa kanya na importante siya, ibabalik niya yun sa'yo ng doble pa. Paparamdam niya rin sa'yo kung gaano kaka-importante. Baka nga gawin ka pa niyang mundo sa sobrang gusto niyang maipadama sa'yo kung gaano kakahalaga para sa kanya. Kaya para lang kang pumasok sa isipan ng kahit na sinong lalaking gusto mo, iparamdam mo sa kanya kung gaano siya kahalaga, kung gaano siya ka-importante para sa'yo. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is stay by his side. Marami tayong struggles na pagdadaanan. Marami tayong problema na kinakaharap. Pero yung mga taong nananatili sa tabi natin, nakikinig at nananatili sa tabi natin, sila'y nagiging rason natin para labanan, lagpasan, at ipursige na ma-overcome yung mga problemang dumarating sa atin. Kaya kung isa ka sa mga babae na palaging nasa tabi ng lalaking mahal, o kahit ipiramdam mo lang sa kanya na nandyan ka para sa kanya, that will make him important too. Gustong-gusto ng mga kalalakihan na nararamdaman namin na importante kami para sa inyo. At yun yung magiging trigger para sa amin na maalala kayo palagi. At yun, kapatid, ang ikalawang tips. Proceed tayo sa ikatlo, which is maniwala ka sa kanya. Napakahalaga nito, kapatid, na nagtitiwala at naniniwala ka sa taong mahal mo. Nagtitiwala ka sa kakayanan niya, naniniwala ka sa pwede niyang magawa, at kumakapit ka sa lahat ng goals na gusto niyang makamit, kasama ka. Kasi kapag naparamdam mo yan sa taong mahal mo, hindi mo lang naipapakita sa kanya kung gaano siya ka-importante sa buhay mo. Naipaparamdam mo pa sa kanya na mahalaga sa'yo ang lahat ng bagay na iniisip o ginugusto niya para sa'yo at para sa relasyon niyong dalawa. Kasi nga naman, kung hindi ka magtitiwala o maniniwala sa kanya, saan tutungo yung relasyon niyo, di ba? Bukod sa hindi kanya na palaging maiisip kasi nga, ay itong babae na to, hindi naman ako pinagkakatiwalaan nito, hindi naman to naniniwala sa mga sinasabi ko. Parang ako lang din yung mag-isa na nagmamahal sa sarili ko. O yung pakiramdam na wala naman akong karelasyon eh. Kasi yung partner ko hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Huwag tayong umabot sa ganyang sitwasyon, kapatid. Kung gusto mo palagi kang pumasok sa isipan ng lalaking mahal mo, maniwala ka sa bagay na sinasabi niya. At naniniwala ko na hindi ka lang papasok sa isipan ng lalaking yan, babalik niya pa sa'yo yung paniniwala na yun ng sobra-sobra pa. Okay, present tayo sa ikapat, which is mas pagkatiwalaan mo siya. Paano ka nga naman papasok sa isipan ng lalaki kung hindi ka naman marunong magtiwala sa kanya? Na every time na lang na mag-uusap kayo, eh nag-aaway na lang kayong dalawa. Kapag ganyan yung pinaparamdam mo sa kanya, mas gugustuhin niya pang lumayo o hindi ka kausapin. Kasi nga wala ka namang paniniwala sa kanya. Hindi mo naman siya binibigyan ng pagkakataon na patunayan na mamahal niya sa'yo. Kaya kung gusto mong pumasok palagi sa isipan ng lalaking mahal, magtiwala at maniwala ka sa'yo.
Okay, proceed tayo sa ikalima, which is laugh with him. Tumawa kayo ng magkasama, magkulitan kayo, magharutan kayo, at gawin yung masaya yung moment nyo together. Kasi kahit naman sino sa atin, diba, halos ayaw na nating isipin yung mga masasakit na pangyayari sa atin sa nakaraan. At lagi nating iniisip yung mga bagay na masaya, yung magpapagladen ng puso natin, magpapasaya ng puso natin, diba? So what if yung mga memories nyo together, puro kaligayahan, puro kasayahan, puro ngiti at tawa at harutan at kulitan. Diba? Lagi kang papasok sa isipan niya at gustong-gusto niya ulit-ulitin yung mga senaryo na yun. Nakakasama ka niya na masaya. At yun, kapatid, ang paraan para maalala ka lagi ng lalaking mahal mo. Okay? Proceed tayo sa ikanim, which is do what he loves. Samahan mo siya sa mga bagay na magpapasaya sa kanya. Iparamdam mo sa kanya na pwede ka rin naman mag-adjust. Kasi ganun siya kahalaga para sa iyo. Ganun mo siya kamahal. Napipiliin mo rin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Mahal niyang gawin. Alam niyang gawin at kabisado niyang gawin. Kesa ipilit mo yung gusto mo. Kasi kapag ginawa mo yan, kapatid, at naramdaman niya yan ng sobra, sigurado ako, kapatid, na gagawin niya rin yan sa iyo nang higit pa sa pinaramdam mo sa kanya. Ipaparamdam niya rin sa iyo na maaari mong gawin ng lahat ng bagay ng gusto mo kasama siya. At yan, kapatid, ang isa sa mga rason para lagi kang pumasok sa isipan ng lalaking mahal mo. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong paraan para palagi kang pumasok sa isipan ng lalaking mahal mo ay sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanya. Kung isa ka sa mga babae na hindi lang sinasamahan yung partner mo sa mga bagay na gusto niya, sinusuportahan pa siya sa mga bagay na gusto niya. Pinaparamdam sa kanya na I can be with you sa lahat ng bagay na gusto mo. Kapag naiparamdam mo yan sa kanya, kapatid, sigurado ko na ipaparamdam niya rin sa iyo yan. Ipapakita niya sa iyo na gusto ka rin niyang suportahan sa lahat ng gusto mo. At dun magsisimula yung unity sa relasyon niyo. Yung dahilan para lalo kayong maging ganto ka close sa isa't isa, ganto ka kapit sa isa't isa. O, di ba? Hindi lang palagi kang niyang maaalala o pumasok ka palagi sa isipan niya, magiging dahilan pa to para lalong tumibay at tumatag ang pagsasama niyong dalawa, LDR man ng relasyon niyo o hindi. At yun na nga, kapatid, ang pitong tips na magiging dahilan para lagi kang maalala ng kalalakihan. Now, it's up to you kung gagawin mo ba to o hindi. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa ko ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pag-subscribe ang channel ko, hit also the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na. Maraming salamat ulit sa panonood. And I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. God bless. Peace.